What's up sa inyo mga ka-quality? So ngayong araw isi-share ko sa inyo kung paano maglinis ng MAF sensor o mass airflow ng ating sasakyan. At ano nga ba ang trabaho o tungkulin nito sa ating makina? At ano ang mangyayari kapag ito ay sira o madumi na? First step guys, bago tayo magtanggal ng sakit, make sure na tanggalin muna natin yung negative terminal sa ating battery. And guys, 10mm lang naman na combination yan. Ayan, tanggal na siya guys. Sunod, tanggalin na natin itong sakit. Sa pagtanggal ng sakit guys, press, baon, hatak lang naman yan. Para smooth lang yung pagtanggal nyo ng sakit, para di na kayo mahirapan. Sunod guys, tanggalin na rin natin itong dalawang screw. Ayan. So ayan guys, natanggalin natin yung dalawang screw, pwede na natin siyang mabunot pataas. Ayan. Bali, ito yung MAF sensor natin guys. Ayan siya. Bali, Denso yung tatak niya. Bali, meron pala siyang o-ring guys. Ayan. Tapos yung pinaka-resistor niya. Tapos meron siya sa ilalim yung dalawang hot wire. Ayan. Yan yung mga mismong sensors niya guys. So ayan guys, medyo malinis naman to. Bali, ginawan ko lang siya ng DIY video para may idea kayo kung paano balinisin tong MAF sensor. Okay guys, sa paglilinis naman, ginamitan ko na nga muna siya ng MAF sensor cleaner para talagang quality yung linis natin. Sa pagbuga pala guys at pag-spray ng MAF sensor cleaner, kailangan medyo ilayo nyo. Huwag nyo siyang itututok guys sa mismong MAF sensor. May pressure kasi yan guys, so baka maputol yung dalawang hot wire. Manipis lang kasi yun na parang sinulid. Pag naputol yun, nako, malaking problema pa. So yan mga ka-quality, malinis na siya. Bali, sasalpak na lang natin ito doon sa may airbox. Ayan, dito. Okay guys, sa pagsalpak naman, iingatan nyo pala itong o-ring. Baka kasi sa pagkabit nyo, maipit, pwedeng maputol. Ayan, malalaman nyo naman yan guys kung nakalapat talaga siya. Bali, parang magkiklik siya ng konti. Ayan, double check natin kung nakalapat. So far, okay naman. Bali, sunod, ikabit na rin natin itong dalawang screw. Ayan guys, naikabit na nga natin. So, pasok na rin natin tong socket. Ayan. So, sunod, kabit na rin natin tong negative terminal ng ating battery. Okay guys, share ko lang sa inyo. Ang trabaho pala ng MAF sensor sa ating makina is, siya yung sumusukat ng hangin na pumapasok sa ating makina. So, ang tawag naman dun sa hangin na nasukat niya, yun yung fuel requirements. Bakit fuel requirements? Kasi mga ka-quality, yung hangin na nasukat niya, mababasa yun ng ECU. Ang ECU, ito yung parang motherboard ng ating sasakyan. So kapag nabasa niya yon, uutusan niya ngayon si fuel injector na magbuga ng sapat na fuel para mabuo yung ating fuel and air mixture o fuel and air ratio. So ano naman mangyayari guys kapag ito ay sira o madumi? Possible na magkaroon ng misfire o rough idling yung ating sasakyan. Bukod pa dyan, lalakas ka pa sa fuel consumption. Kasi madumi na siya eh, hindi niya na nasisense na maayos yung hangin. So ang mangyayari, bubuga na lang ng bubuga ng fuel si fuel injector. So yun lang mga ka-quality, sana may nakuha kayong tips ngayong araw. Maraming salamat sa inyo. Skrrt!